mga bebe, once again, I'm your mother hacker. For today's video, tayo ay gagawa ng kama ng aking pusa. Yes, dahil marami kaming karton every time nagpapadeliver yung asawa ko. So, naisip kong gamitin siya para mapakinabangan at the same time ay hindi na ako bibili. Ang gagawin natin guys ay pupunit-punitin lang natin yung ating karton hanggang sa magpira-piraso. At since meron akong exercise ball, ito ang gagamitin ko para makabuo ako ng shape na parang capsule or rounded. Ang una kong gagawin ay babalutan ko muna siya ng saran wrap or plastic film para hindi siya madumihan or madamage. If ever na gagamitan natin siya ng glue para dumikit yung ating paper mache. At gumamit ako ng planggana para mabilugan ko siya para sa kanyang magiging entrance. At saka ko na lang ina-adjust yung kanya magiging entrance para hindi maging makipot kung sakali. Sa paggawa ng paper mache ay kakailangan din natin ng glue or wood glue. Ito yung ginagamit ng mga karpintero usually sa mga kahoy. At while hinahalo ay dinadagdagan ko siya ng tubig para lumabnaw kung sakaling mas madali nating mailublob yung ating mga karton na pinunit-punit kanina. Ang mixture na ginawa ko ay 1 kilong glue and 2 litrong tubig. After kong magawa yung solution ay isusoak na namin yung aming pinagpunit-punit na karton kanina at ibababad natin for at least 10 minutes to 15 minutes. After 10 minutes ng pagkababad, siya naman naming pinipiga para matanggal yung excess na liquid. At the same time, ay idadry natin siya ng at least 5 minutes para hindi siya masyadong basang-basa pag idinikit natin sa ating bola. At dahil rounded siya, ay kinakailangan natin punitin minsan yung ating karton para mag-form siya ng pabilog. Ito na yung ating first layer na may 5 patong at pinaarawan ko siya para mas matibay ang kanyang pagkakatuyo at saka natin siya papatungan ng another 5 layer. After natin mapatuyo ay siya naman natin tatanggalin yung kanyang bola sa loob para makumpleto natin yung pagpapatuyo hanggang loob. Again, patutuyuin ko siya ulit sa araw para mas matibay at matigas ang kanyang maging result. After matuyo, this time gagamit ako ng tela. Ito yung tela na ginamit ko dun sa last DIY sofa cover ko na natira. Imbis na itapon ko siya, ay naisip ko siyang itago at ayun nga, nagagamit ko siya ngayon na pangbalot dito sa ating magiging cot bed. At dahil kinulong ako ng tela guys, ay kinakailangan akong i-as is na idikit yung tela sa labas. And then, ang gagawin ko sa loob ay gugupit-gupitin ko na lang ng pahaba yung mga natirang tela para lang magkasya.
After nating madikitan yung labas, doon naman tayo sa loob. At dahil makukulangan talaga ako ng tela, ay ito na rin ang gagamitin kong pantakip dun sa part na hindi matatakpan ng ating tela. Ang ginagawa ko ngayon ay binubuksan ko siya para dikitan siya sa loob ng glue stick para hindi siya lumundo in case na ikabit natin siya ng paangat. At saka na lang din gagamitan ng glue para maibalik natin siya at maisara. Ang ginagawa ko ngayon ay minamarkahan ko yung gilid na magkakasya lang yung ating natirang tela. At yung kanyang bed part sa baba guys ay hindi ko na rin ididikit kasi para malalaban natin siya every time na madudumihan. At ang naisip kong gawing paa ay yung nabili ko sa Dyson na planter stand. Ito ay pininturahan ko na lang din ng gold para maging sosyal. At gagamit ako ng electric wire holder para maikabit natin yung ating stand. At make sure ang gagamitin yung screw ay yung maiksi lang na hindi tatagos doon sa upuan mismo ng ating pusa.